Ang Pasko ang pinakamagandang kwento. Taon-taon, inaabangan ng maraming kapamilya saan mang panig ng mundo ang Christmas Station ID ng Kapamilya Network. Siyempre, hindi namin pwedeng palagpasin ang pagkakataong ipakita sa inyo kung paano ito ginawa. With bonus pang mga exclusive interviews sa mga paborito ninyong kapamilya na mga big stars. Ang kwento nila, eto na, dahil para sa lahat, Pasko! Ang pinakamagandang kwento. Bakas ang kasiyahan, puno ng pagmamahalan, dama ang bayanihan. Yan ang napanood sa inabangang Christmas Station ID ng Kapamilya Network. Muling nagsama-sama ang mga pinakamalalakit, pinakamaniningning na mga bituin ng Kapamilya Network sa paghahatid ng temang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Bilang paggunita at pagdiriwang ng Pasko ng ating mga kapamilya. Sa loob ng 21 taon, naging tradisyon na ng ABS-CBN ang maglunsad ng isang Christmas Station ID na naging bahagi na rin ng buhay ng maraming kapamilya saan man sa mundo. Simula pa noong 2002. Sino ba naman ang makakalimot sa mga kapamilya Christmas Station ID na tumatak na sa ating buhay? Gaya ng pinakauna o OG sa lahat, ang isang pamilya, isang puso ngayong Pasko noong 2002. Disyembre regalo noong 2003. Kabilang ang mga tumatak na bro, ikaw ang star ng Pasko. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Just love ngayong Pasko. At family is forever. Ngayong 2023, sumisentro ang Kapamilya Christmas Station ID sa pinakamagandang kwento na nangyari sa mundo. At ito ang unang Pasko. Ginagamit namin yung word na kwento kasi yun na tayo ngayon, ABS-CBN, tagapagkwento no, sa iba't ibang platform. Hindi na broadcast lang at sa sarili nating channel, kundi sa iba't ibang channel. Hanggat saan pwede magkwento? Sa lahat ng magandang kwento nakikita natin, yung Christmas pa rin ang laging pinakamagandang kwento. Mula't-mula pa, si Robert na ang henyo sa mga markadong Christmas Station ID ng ABS-CBN 2 dekada na ang nakalilipas. Katuwang niya sa paglikha ng musika, ang isa ring kapamilya musical genius na si Jonathan Manalo. Nung binabasa ko nga yung lyrics nung ginawa ni Sir Robert for this year, alam ko kagad na, nakakabit ito sa pagiging storytellers nating mga kapamilya. Ang pinakamagandang kwento. Yung puso na kapag napakinggan mo to, kailangan pumasok sa'yo at maramdaman mo, di ba? Matouch ka, makaramdam ka ng iba't ibang emotion, depende sa context mo, pwede kang ma-emo, maging emotional kung namimiss mo yung someone ngayong Pasko, or pwede kang ma-inspire. Ang importante, mangusap sa'yo sa heart mo. Si Imogen, napakagaling na bata, napakahusay na bata. First line pa lang, siya kasi nag-open eh. Ramdam mo na yung purity ng puso. Ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. May kani-kanya rin tayong mga kwento na bumuo sa ating pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Taon-taon,
inaabangan ng Christmas Station ID, di ba? Kaya naman pinaghahandaan at pinabongga at espesyal ang taong ito dahil balik ka pamilya ako! Feeling special. At kasama ako dito sa Station ID. Tara't sumilip tayo sa likod ng kwento ng bawat pamilyang Pinoy. Paano mo ngayon ito tinanggap? Bilang isang mamamahayag, hindi ko rin maiwasang balikan ang mga kwento na nailabas namin dito sa Rated Corina. Na pinaghugutan din ng inspirasyon at lakas ng loob ng ating mga kababayan. Nag-trending noon ang nakaka-inspire na kwento ni Yong Borlongan na lumaki sa sementeryo. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap, naging isang pulis at isang opisyal pa ng SWAT team. Hindi ko po maiwan tong sementeryo kasi andito po ang aking comfort zone. Dito po ako masaya. Nandito po ang buhay ko. Walang sasaya pa dito sa lugar na to. Kahit na ako ibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na mas lalong umangat pa, hindi ko kakalimutan tong lugar na to. Dito na po ako eh. Dito na po ako lumaki. Dito na rin po ako hihimlay. Paano ko naman malilimutan ang kwento ni Jennifer Isa Pulga ng Malabon? Kinutya ang mukha dahil sa kapansanan, pero may malaanghel na boses. Kung anong journey ko ngayon, ipagpapatuloy ko siya hanggang sa makamit ko, yun talagang pinapangarap ko na maging isang magaling na mga awit. Pinaghugutan din ng lakas ng loob at determinasyon ang TikTokerist mula sa Bataan na si Sean Beltran. Nasa kabila ng kanyang galing sa pagsasayaw, dinapuan pa rin ng malubhang sakit na bone cancer. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, ipinagpatuloy ang paggawa ng mga content na nagpasaya naman sa kanyang mga followers. Ito po yata talaga yung plano sa akin ni Papa God. Nilagay po ako sa sitwasyon po na yun kasi po may plano po siya para sa akin. Hindi po yung plano ng una. Ayun po yung ginawa niya sa akin. Nilagay niya po ako sa ganitong sitwasyon kasi po para mag-inspirasyon po sa mga tao. Sa kasamaang palad, pumanaw na si Sean. Ilang buwan lang ang nakakaraan. Pero siya'y mananatiling inspirasyon at simbolo ng pag-asa magpakailanman. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako Soap. Kaya ako, hashtag forever grateful sa aking pinagmulang tahanan. At ngayong nakasamang muli sa Kapamilya Christmas Station ID ngayong taon. Mahigit 400 mga Kapamilya stars ang nagsama-sama sa dalawang araw na shooting. Dahil mahigit 3 taon nga namang hindi nagkita-kita, masayang reunion ang nangyari. Kumustahan left and right, bawat isa may kani-kanya ring kwento na gustong i-share. Oo, kakaiba ngayon. Pero ang importante kasi sa akin, masaya. Oo, yun lang ang bottom line, di ba? Dapat masaya tayo. Christmas, masaya tayo. Ready to give and receive. Para mas ma-express mo yung pagmamahal mo sa iba, kailangan unahin mo yung sarili mo. This Christmas will be extra special because we're awaiting our very first grandchild. So although hindi ko sila makakasama dahil I'll be here in the Philippines, syempre we're very, very excited to the latest addition in our family. I really wish for the world to be more peaceful, more happy. A tall burning candle glowing in our hearts. Sana makatulong ako para mas makita ng kapwa ko tao na lahat tayo ay mayroong capability to love more. Kapayapaan
Of course, yung nangyayari sa China Sea, medyo nakaka-tension. Inyo ay totoo. Very special ang Christmas sa akin dahil actually hanggang ngayon hindi pa nabubuo yung family namin kasi sobrang busy namin. And I think this Christmas, yun lang talaga yung wish ko. Magsama-sama kami sa isang hapagkainan and sabay-sabay kumain and enjoy the moment. Siyempre sobrang special kasi ngayon makakapunta akong US para ma-spend siya with my family sa US. Yes po, I'm very blessed again to be given the opportunity to be part of the station ID. I'm very happy to be called back, of course, by ABS and the bosses. And it feels great to see everyone, Miss Corina, because obviously, you know, there are different things that we have to prioritize now. But being given this opportunity, I'm very, very happy to see everyone. I don't feel it's as special as it normally would be kasi yung mom ko nasa States pa, my sister will probably be here, so I'll be with my sister. I wanted to go home to States to be with my mom, but baka malabo yun. And Kat's going to be going to Australia with... It's always special, like kumbaga you see this kaya tayo nagtipo-tipo because of Christmas, diba? And with the family, and then syempre with friends. Christmas is my favorite season because yun nga, the spirit of giving. It's also a great time to reflect. Kaya, enjoy ko lang. Ini-enjoy ko naman every Christmas. Kumbaga, it's always the best time para mag-reflect of what happened through the year, what could we have done better, or what ano yung mga blessings na dumating sa buhay natin. Sa kabila ng kasiyahan ng lahat, I'm nakatalikod lang. Naispatan ng Rated Corina si Catherine Bernardo na nag-iisa. Hindi kasama ang nakilalang real-life love team niya na si Daniel Padilla. Tinanong namin si Catherine kung ano ang kanyang plano sa Pasko. Dear Tita, it's extra special kasi first Christmas namin to sa new house. So, wow, we have to... Hindi kami aalis, dito lang. So, ang tagal ginawa ng new house, so nag-decide kami dito lang para, di ba ganun daw? Dapat first Christmas you have to stay lang para maging magandang energy ng house. So, I'm excited for this year. Noong Huwebes lamang, opisyal nang tinuldukan kapwa ni Catherine at Daniel ang kanilang 11 taong relasyon. Sa kani-kanilang Instagram account, kinumpirma ng dalawa ang kanilang hiwalayan. Nagpasalamat din ang Catniel sa lahat ng mga fans na sumuporta sa kanila. At sa huli, nagpasalamat sina Catherine at Daniel sa isa't isa. Magiging kasing lamig kaya ng Pasko ang puso ni na Catherine at Daniel. Pero moving forward, tuloy pa rin ang buhay. Nakikita man ng iba na medyo malamig ang Pasko ng ilan sa atin. Ang totoong init ay nanggagaling sa pagmamahal sa sarili at para sa kapwa. Sa sayaman o lungkot, pasasaan ba't malalagpasan din natin yan. Mga Pinoy, saan man tayo mapadpad, ang mga kwento natin ang magbubuklod sa atin. Mga kwento ng pagbangon sa pagkakadapa at mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Pero iisang kwento ang mananatili pa rin sa ating mga puso. Yan ang pinakamagandang kwento. Ang Pasko! In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not
achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro.